Namamayagpag pa rin ang mga ilegal na pogo sa bansa sa kabila ng total ban na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Patunay niya ng isang gaming hub na sinalakay kanina lamang ng mga otoridad sa Bataan. Sadya bang malakas lang ang loob ng mga pogo operator o meron ba silang mga malalaking backer? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan natin ang Agenda. Isang malaking pogo hub sa Bataan sinalakay ng mga otoridad. Bagyong Leon, humina na pero iniwang pinsala sa Batanes tumambad. Lokal na pamahalaan umaapila ng tulong. Matinding ulan at baha na nalasa rin sa Spain, halos 100 katao patay. Mga bibiyahe pa probinsya para sa Long Undas Weekend, dumarami na. Sitwasyon sa mga pangunahing transport hub, kalsada at sementeryo tutukan. Trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte sumadsad ayon sa pinakabagong survey ng Okta Research Group. Suspendidong ERC Chair Mona Lisa Dimalanta back to work na. Binawi na kasi ng ombudsman ang 6 na buwan sa ng suspension na order nito. Bakit kaya? At silipin ang patalbugan ng Halloween costume sa Shake, Rattle and Ball. At ilang cute na bata nag-trick or treat naman sa White House. First Lady Jill Biden hindi nagpahuli sa costume. Isang malaking pogo hub sa Bataan ang sinalakay kanina lamang ng mga otoridad. Isa itong major operation na pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kasama ang PNP, AFP at Immigration Bureau. 300 katao ang arestado kabilang ang ilang mga dayuhan. At para sa iba pang mga detalye nitong raid sa Pogo Hub sa Bataan, nasa linya natin ang ating reporter na si Nancy Carvajal. Nancy, ikwento mo nga sa amin yung raid na yan. Corina, ang raid na ito ay ginanap sa gitna ng bundok ng Bagak, Bataan, na makikita mo ang isang napakalaking complex na merong 7 buildings, tapos yung isa ay 4-story, tapos maraming empleyado, kadalasan, karamihan ay mga Pino, na merong umaamin na ito ay gaming site. Meron namang ibang empleyado rin na medyo hostile sila pag tinanong mo kung ano ang trabaho nila dito. Sinasabi nila na lisensyado, but according to PAOK, meron itong permit from AFAB, ng Bataan, Authority Freeport of Bataan, but wala silang permit ng PAGCOR na kailangan para makapag they can work mag-operate sila. Kailangan ang PAGCOR permit. Kaya sa recommendation ng PAGCOR, ni-raid din nila itong Central 1 dito sa Bagak, Bataan. So Nancy, ang sinasabi, ano ang kanilang operasyon? Gaming talaga? Madami actually. Maliban sa gaming, ito ay cryptocurrency hub rin. Online sports betting, tapos yung mga investment scam. Tapos ang ano dito, ang kanilang mga kliyente ay merong sa Brazil, Malaysia, ibang bansa. Tapos yung mga foreigners ay wala, meron man silang pinakitang alien employment certificate, pero hindi para sa, ito ay defective. Sabi ng immigration. So, bakit siya naging kahinahinala? Matagal na silang minamanmanan. Yeah, minamanmanan na sila. Matagal na. I think more than a year. And finally, na-found out ng PAGCOR na wala silang permit.
Ayun. Ayun, okay. Ang mga manggagawa, karamihan mga Pilipino. Ay, two-thirds. Sabi ng PAOK, two-thirds of the workers here are Filipinos. I see. Okay, Nancy, kasama mo raw si PAOK Chief Gilbert Cruz. Maari ba natin siyang makausap? Oo, pwede ba natin siyang makausap? Andito, eto na. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at sa mga nanonood at nakikinig po ng programa natin. And also, Ma'am Pinky, magandang gabi din. Opo. Kasama po natin si Pinky. Pinky, baka may tanong ka din. Sir, ito'y tahasang pagsasawalang bahala doon po sa malinaw at matindi mariin na pagbaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng POGO operations. Ano po sa palagay ninyo ang basehan ng kanilang lakas ng loob? Yun nga ho ang tinitingnan namin. Ano? Kasi despite the pronouncement na ginawa po ng ating presidente, nagpatuloy pa rin sila ng pag-ooperate ng kanilang illegal business. And yun nga ma'am, sa mga darating na araw kasi after na ma-account po namin itong mga foreigners na nandito tsaka yung mga Pilipinos na nagtatrabaho rito, mag-a-apply pa po kami ng isa pa pong warrant. Ito po ay para ma-examine po namin yung laman po ng mga computers na nandito dahil siguro may mga libo rin po yung mga computers na nandito na kailangan pong examinin dahil nga kagaya ng sinabi kanina ma'am na sila po ay, bagamat sila ay BPO, pero wala po silang permit galing sa PAGCOR, yung secondary permit na tinatawag natin. At meron po kasi sa mga computers nila na nakikita natin yung initially po na sila po ay may mga cryptocurrency transactions, mga online sports betting na ginagawa, tsaka yung mga investment transactions na ginagawa dito po sa mga computers nila. So yun po ay violation po dun sa supposed to be na kanilang permit na nakuha po nila sa Bataan Freeport. Yusek Cruz, magandang gabi po sa inyo. Si Pinky Webb po ito. So ang kanilang permit ma'am ay malinaw, BPO sila dapat. Apo, okay. Tama po. Tapos nakita ko po yung video na galing nga po kay Nancy, yung aming reporter. Ganyan ho ba talaga mga BPO na mga building at BPO sa bundok? Yun nga ho ma'am yung ano natin ano kung nagulat nga ho kami rito kasi ang layo-layo ho, umakyat pa kami ng napakatagal. At pagdating mo po dito talagang sa tuktok po ng bundok makikita mo meron palang ganitong structure na talagang nilagay nila sa itaas pa ho ng bundok. Pero anong sinabi ng mga local government officials hinggil dyan? Dahil hindi naman po siya nakatago. Ay kitang-kita naman po kahit nasa bundok. Ano po? Opo. Siguro po ang gagawin na lang namin dito is to coordinate with the DILG para po malaman namin kung ano ba yung extent ng kanilang lisensya o yung mga permiso po na binigay ng local dito. Kasi nga ho, titignan din ho natin kung may violation din po ito ng mga environmental laws natin. Kasi bundok nga po ito, ano, kung allowed ba talagang ito ay gamitin para sa gantong business. At payagan, no, Yusek? Opo. So, may gym pa sa loob? Marami po. Actually, ano hindi pa nasa po loob? Namin na, marami po kami nakikita. May gym, may coffee shop din sila sa loob. Tapos marami po, maluwang po ito eh. Medyo umuulan lang ho, kaya medyo na-delay lang po yung search namin. But nagsisimula na po kami mag-ikot. So ang sabi po ni Nancy, 7 buildings, yung iba po 4 stories. Mixed use ho ba yan, Yusek? Ibig sabihin residential at office? Office po ito and meron din po siyang yung residential na tinatawag, yung parang kung saan po natutulog yung mga empleyado natin. I see. At sino ho ang sinasabing may-ari ng BPO/POGO na yan? May mga napakilala pong Malaysian dito na sumalubong sa grupo po namin kanina and check po namin yung mga dokumento nitong mga nagpapakilalang may-ari nitong BPO na ito. Malaysian ang nagsabing sila ang may-ari nitong di umano BPO. Opo, opo. Yan po yung sumalubong sa amin kanina nung kami po ay pumasok. But any connection to other officials, sir? Yun po yung tinitingnan namin, ma'am. Kasi may mga investigasyon na po kaming ginagawa na yung mga
Pogo hubs na ni-raid namin before, eh nagkakabit-kabit po, ano? At may mga pangalan nga po na nababanggit before doon. So, for this one, titingnan po namin kung nakakabit din po ito doon sa mga nauna naming iniimbestigahan. Such as who, sir? Yung grupo po, ma'am, nung banban, yung kila Mayor Alice Go, kung saan nababanggit po sila Cassandra Ong, even si dating Secretary Harry Roque, nababanggit din po doon. So, check lang po natin kung nakakabit din po ito doon sa investigation na ginagawa namin. Okay. Maraming salamat po, PAOK Chief Gilbert Cruz. At syempre, salamat rin sa ating reporter na si Nancy Carvajal. Umaapila ng tulong ang Batanes matapos hagupitin ng Bagyong Leon. Sa sobrang lakas ng bagyo, umabot sa signal number 5 ang itinaas sa lalawigan kagabi. Walang masyadong ulan, pero sobrang lakas yung hangin. Hindi kami natulog sa lakas ng hangin na dala ng typhoon iyon. Pero ngayon po ay medyo humina na yung hangin, pero hindi ka pa rin pwedeng lumabas kasi delikado pa rin po. Sa ngayon, signal number 3 na lang sa Batanes, pero kumokonti na raw ang kanilang food supply. Hindi pa rin lubos na nakakabangon ng lalawigan mula sa mga nagdaang bagyong si Julian at Christine. Agad namang sumagot ang DSWD sa panawagan ng Batanes. Ayon sa ahensya, magpapadala ito ng karagdagang family food pack sa lalawigan. Higit 5,500 ang dadalhin doon sa oras na gumandaganda na ang panahon. Magpapadala rin ng drinking water ang DSWD para sa mga biktima ng bagyo sa Batanes. Magpapadala ng 10 milyong piso ang Quezon City sa mga lugar na napuruhan ng Bagyong Christine sa Bicol. 8 milyong piso para sa 6 na bayan at sa Iriga City sa Camarines Sur. Tig 1 milyon naman ang makukuha ng Libon at Ginubatan sa Albay. Kukunin ng QC ang pondo sa kanilang Disaster Risk Reduction Management Trust Fund. Sa huling tala ng NDRRMC, nasa 150 na ang bilang ng mga namatay dahil kay Christine. Karamihan sa mga biktima ay mula sa Calabarzon at Bicol. Update muna tayo kay Bagyong Leon. Nasa linya ng ating telepono si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Benison, nakalabas na ba ng PAR si Leon? Good evening po, Ms. Pinky. Sa ngayon, nasa loob pa rin po ng PAR itong si Bagyong Leon at nakapag-landfall na po sa may southeastern Taiwan. Lumalayo naman ito sa ating kalupaan at huling namataan po, 320 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang maximum sustained winds sa 155 kilometers per hour. So typhoon category pa rin ito at may pagbukso hanggang 255 kilometers per hour. At halos 600 kilometers pa rin po yung radius o yung kabuang lawak nito nasa 1,200 kilometers. Kaya mayroon pa rin mga areas po dito sa ating bansa na mayroong wind signal. Meron tayong signal number 2 sa Itbayat, Batanes at signal number 1 naman sa rest of Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, and the northern portion of Ilocos Norte. So mayroon pa rin mga pagbukso ng hangin sa mga nabanggit na lugar sa mga susunod na oras. Lalabas naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw. At patungo sa may eastern China, and after nitong si Bagyong Leon, wala naman tayong in-expect pa na panibagong weather disturbance or bagyo na papasok ng ating PAR sa mga unang araw po ng Nobyembre. Benison, para sa mga kababayan natin na nasa Batanes, ano ang kanilang aasahan sa mga susunod na oras? Yung mga nasa northernmost part po ng Batanes, itong Itbayat, expect pa rin nila na may kalakasan pa rin yung hangin na hanggang around 85 kilometers per hour, so malakas po ito. And then some areas naman dito sa Batanes, sa Babuyan, yung mga may signal number 1 sa dulong bahagi po ng Luzon, meron pa rin mga pagbukso po. Ano ang forecast natin ngayong Undas Weekend, Benison? By tomorrow po, expect pa rin natin some parts of Luzon
mayroon pa rin makulimlim na panahon at mataas ang chance ng ulan, including itong Mimaropa, Zambales, Bataan, Ilocos Region at mga nearby areas. And then over the weekend, actually mas magiging mainit po in many areas at aasahan lamang yung maliit na chance ng mga ulan. Meron man mga pulo-pulo. Okay, so better weather, no, in the next coming days, Benison. At kanina, narinig ko, sinabi mo walang nakikita ang paparating na sama ng panahon? Yes po. But for the month of November po, isa hanggang dalawa pa rin. O nakailan na ba tayo so far this year? For Leon, si Leon po ay panglabing dalawa. So October naman po, dalawa rin. Okay. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Naglandfall na ang bagyong Kongrei sa Taiwan, kung saan ramdam na ang malalakas na hangin at ulan. Sarado ang halos lahat ng mga establisimiento at kanselado na ang operasyon ng mga paliparan sa Taiwan. Libo-libo na rin mula sa East Coast ang nagsilikas. Kilala si Kongrei dito sa Pilipinas bilang Super Typhoon Leon. Isa ito sa pinakamalakas na mga bagyo na tatama sa Taiwan. Tinamaan din ng kalamidad ang bansang Espanya o Spain, kung saan halos 100 ang namatay dahil sa matinding pagbaha na dala ng matinding pag-ulan din. Ayon sa mga meteorologists doon, katumbas ng isang taong ulan ang bumuhos sa eastern region of Valencia sa loob lamang ng 8 oras. Kaya naman lubog ang mga daan, bahay at sakahan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang rescue, relief at cleanup operations sa Spain. Sa ibang balita naman, nananatili ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa kung saan hindi umano nabibigyan ng hustisya ang pagpatay sa mga journalist. Nasa 9 na puesto ang Pilipinas sa 2024 Global Impunity Index Rankings ng Committee to Protect Journalists. Nanguna sa listahan ang Haiti at Israel and Occupied Palestinian Territory. Ayon sa CPJ, nasa 18 kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag sa bansa ang hindi pa rin nareresolba. Kabilang dito ang pagpatay sa environmental journalist na si Jerry Ortega noong 2011. Dagdag ng CPJ, hindi pa rin nakakamit ang tunay na hustisya sa Maguindanao Massacre kung saan 32 journalists ang pinaslang. Ito na ang 17th taon na nakasama ang Pilipinas sa Global Impunity Index Ranking. Sumagsad naman ang trust at performance ratings ni Vice President Sara Duterte sa third quarter survey ng Okta Research Group mula 65% noong second quarter, 59% na lang ang nagsasabing may tiwala sila kay VP Sara. 8 percentage points naman ang nakalta sa kanyang performance rating mula 60% to 52%. Bahagyang bumaba rin ang trust and performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos, pero nasa margin of error pa rin daw ang paggalaw ng kanyang mga numero. Isinagawa ang survey noong September 4 to 7 sa 1,200 respondents. Bising-busy ang bagong operator ng NAIA ngayong bisperas ng Undas. Marami na ang dumarating sa paliparan para sa mga biyahe nitong long weekend. At may update sa kanyang agenda report si Hannah T. Live mula sa NAIA. Hannah? Corina, unang Undas ito na bago ang operator ng NAIA. Kapansin-pansin yung ilang pagbabago sa pamamalaka dito sa NAIA at karamihan sa mga nakausap nating pasahero satisfied sila sa serbisyo ng bagong NAIA operator, ang NNIC. Dire-diretso ang pasok ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Bilang paghahanda para sa Undas, nangunguna ang New NAIA Infra Corporation o NNIC sa mga hakbang para matiyak ang maayos na biyahe. Koordinasyon sa iba't ibang ahensya ang unang ginawa ng bagong operator ng NAIA para tugunan ang malaking bilang ng mga biyahero, pagpapalakas ng seguridad, pagbibigay assistance sa mga pasahero at pagsasaayos ng trapiko sa paligid ng paliparan.
Para maiwasan ang siksikan, naglaan ang NNIC ng karagdagang parking sa Terminal 3 at nakipag-ugnayan sa mga airline para mas maagang buksan ang mga check-in counter. Si Nanay Cherry, maagang nagabang sa kanyang bayaw sa arrival area. Sa dami ng tao, pasado alas 10 ng umaga na niya nakita ang bayaw, kahit alas 8 ang dating ng eroplano. May sakit po siya. Ooperahan po. Sa tiyan po, gallbladder. Si Alexander, pasahero naman papuntang Qatar. Gaya ng dating gawi, maaga pa rin siyang dumating sa NAIA kahit ngayong alas 6 ng gabi ang kanyang flight. Actually po, yesterday pa po kami bumiyahe dahil expected na po namin na magkakaroon ng traffic dahil yung pauwing mga probinsya galing Metro Manila. So bumiyahe na kami last night. Walang hassle at kumpara sa nakaraang biyahe, mas gusto raw niya ang serbisyo ngayon sa NAIA. Compare po sa airport na pinanggalingan ko na rin po, which is from Qatar, it's the same process din naman po, same security and no breach naman po. Si Nanay Marianita naman, hindi sanay sa bilis ng pagpasok sa NAIA. Akala niya, kailangan pa niyang magtanggal ng alahas katulad ng dati niyang karanasan. Inaantay ko nga, inahanap ko nga eh. Oh, sabi ko, bakit? Hala, wala pang ano, bakit ganun? Oh, di ba? Mas okay lang. Naka-off na itong mga x-ray machine at metal detector dito sa isa sa mga entrance sa NAIA Terminal 3. Desisyon ito ng NNIC matapos sa mga reklamong mahaba ang pila sa pagbabawas ng security screening dito sa entrance, inaasahang mas mabilis ang pagpasok ng mga pasahero. Sa kabila ng bagong pamamalakad ng NNIC, meron pa ring mga aberya. Matapos ang mga naantalang bagahe nitong mga nakaraang araw, kahapon naman, under maintenance ang mga monitor na ito, kung saan makikita ang ilang detalye gaya ng boarding gate, flight status updates at departure times. Una nang sinabi kagabi ng NNIC sa isang press briefing na marami pang kailangang ayusin sa NAIA. Dito namumuno sa NAIA, lahat ng mga tumutulong ni stakeholders ay mamamanage natin ng maayos. Inaasahan ng Department of Transportation na higit 130,000 na pasahero ang dadagsa sa NAIA kada araw hanggang November 4, mas mataas kumpara sa 110,000 daily count noong nakaraang taon. Corina, sa likod ko, marami pa rin ang pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Ito na yung pinakamaraming pasahero na nakita natin ngayong araw. Corina. Nakakapanibago nga yan, Hana. Ano? So wala ka nakikitang mga nagre-reklamo. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong makausap ang mga bagong nagpapatakbo nito? Kung ano na ang nagawa nila at ano na ang nakorek sa sistema? Yes, Corina. Actually, doon sa press briefing kagabi kasama yung NNIC, yung bagong ang operator ng NAIA, sinabi nila no, maraming nadagdag, isa na dyan yung Wi-Fi. No? Actually, na-experience natin mismo yung Wi-Fi dito sa NAIA. Medyo mabagal pero at least kumpara sa dating serbisyo, no, okay naman. At bukod dyan, yung doon nga sa x-rays at detectors, sinabi naman nila at reassure nila ang publiko na wala naman daw mawawalang, hindi naman makakompromise yung security dito sa loob ng NAIA. Sinabi pa nila na magdadagdag pa rin sila ng personnel, i-check pa rin ng guards yung boarding passes, employee IDs at laging naka-standby ang mga kapulisan sakaling magkaroon ng threat dito sa loob ng NAIA. Corina. So wala nang ibang pagkakaantala sa operasyon? Actually, Corina, kahapon, bukod dun sa nag-down na monitor, ngayon merong in-announce yung NNIC na magkakaroon ng water interruption ang Terminal 3 bukas mula alas 2 ng hapon, November 1 hanggang alas 6 ng umaga sa November 2. Ito daw ay dahil sa maintenance work ng Maynilad sa Putatan Treatment Plant ayon sa NNIC. Handa naman sila at meron daw naka-imbak na 3.2 million liters ng tubig sa kanilang mga water tank at meron ding mga water truck na naka-standby sakaling kulangin pa rin yung supply at meron ding mga water container sa mga restroom para masiguradong may tubig ang mga pasahero at staff. Hiniling naman ng NNIC na magtipid sa tubig dito sa NAIA lalo na sa mga restroom at payo nila. I-report agad yung mga tagas para masigurong sapat ang tubig para sa lahat.
Balik sa'yo, Corina. Okay, nataon pa na November 1 ng water interruption. Ano, napakaswerte naman natin. Anyway, sana'y wala nang maging grabing aberya. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa NAIA. Well, at least meron silang tubig na nakahanda. Magtatabo. Magtatabo at least ready sila. At least ready. Yung at bagong pamunuan. Tama. Oo. At sana nga magtuloy-tuloy yung ganung naririnig natin mula sa mga kababayan natin na smooth. Yes. Yung kanilang at nag-i-improve sa wakas. Ito naman para sa mga sasakay sa mga bus terminal sa Quezon City. Magbaon po kayo ng mahabang pasensya. Mula pa kasi kaninang hapon, makapal na ang bilang ng mga pasahero sa ilang terminals, partikular sa Cubao. Sa dami ng mga biyahero, mabilis na napupuno ang mga bus habang patuloy na nadaragdagan ang mga pumipila. Inaasahang mas darami pa ang mga pasahero ngayong gabi. Dagsa na rin ang mga tao ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong bisperas ng Undas. Tingnan natin ang sitwasyon doon sa ating agenda report ni Agatha Gregorio live mula dyan sa PITX. Agatha, kamusta? Pinky, inaasahang papalo ng 200,000 ang pasahero dito sa PITX nitong araw bago ang Undas. At malaki ang itatalon niyan kumpara sa kahapon kung saan higit 168,000 ang foot traffic. At kanina ngang alas 5 ay lagpas 135,000 na yan dito sa terminal. Pero ayon sa huling update ng PITX, wala pa namang fully booked o kanselado na biyahe ngayong araw. Dito yung iba't ibang government agencies upang umalalay sa ating mga kababayan na maglalakbay. Kompleto ang PNP dito, ang Philippine Coast Guard, ang MMDA at ibang iba pang ahensya. Magandang balita naman para sa mga babiyahe bukas. Inaasahan ni Jason Salvador ng PITX na bababa ang bilang ng pasahero sa Undas. Pero hindi rin daw malaki ang bawas dahil sa mga hindi nakapag-leave ngayong araw at mga daily wage earner na nakikitang pupuntang PITX. Nag-inspeksyon din ang ilang ahensya sa terminal kabilang ang MMDA at National Capital Region Police Office. Para rin sa mga magmamaneho nitong gabi, sabi ng MMDA ay maaasahan ng traffic build-up sa ilang lugar. Doon sa mga bus terminals, especially sa EDSA, dito sa may Baliwag Transit, yan, meron build-up dyan. Nagkakasabay-sabay yung dating ng bus, nagkakasabay-sabay yung dating ng pasaheros. Pero ito naman ay tolerable naman. Nakikita rin daw ang build-up sa mga bus terminal mamayang alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ayon naman sa NCRPO, handa na sila sa dagsa ng mga pasahero nitong Undas season. Specific report of threats, wala tayong natatanggap pa so far, ano? Maayos ang deployment natin. Dagdag ng NCRPO, halos 12,000 ang nakadeploy na personnel nila. Meron pa namang national support units at saka ibang mga ahensya na handang tumulong. Pinky? Agatha, nitong linggo lang, kahapon nata yon may tatlong driver na nagpositibo sa drug test dyan sa PITX. Meron ba tayong update hinggil dyan? Oo, Pinky, ang sabi nga nila ay magkakaroon pa ng confirmatory test sa ilalim ng health department at kung magpositibo sila muli, sila ay masususpinde. Pero nakuha na rin ang mga lisensya nila. Desisyon daw ito ng PIDEA pero sabi ng MMDA, inaasahan nila na magkakaroon pa ng mga drug test. Pinky? Maraming salamat, Agatha Gregorio live mula dyan sa PITX. U.S. President Joe Biden umani ng batikos matapos mistulang tawaging basura ang mga taga-suporta ni Donald Trump. Ang dating pangulo may buwelta. Susunod na yan sa agenda. Traffic check tayo ngayong rush hour kita sa MMDA live cam. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa may bandang EDSA Ortigas flyover. Mayroon kasing nasira ang sasakyan sa may northbound lane.
Naipadala na ng South Korean firm na Miru Systems ang halos lahat ng mga automated counting machine na gagamitin sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, higit 78,000 o 70% na ng pinangakong 110,000 machines ang dumating sa bansa at kasalukuyang nakatabi sa kanilang Laguna warehouse. Inaasahang makukumpleto ang delivery sa susunod na buwan, mas maaga sa itinakdang December deadline. Iginawad ng COMELEC sa Miru ang kontratang nagkakahalaga ng halos 18 billion pesos para sa pagbili ng bagong automated election system para sa nalalapit na halalan. Sa US naman, ilang araw bago ang eleksyon, patuloy ang pangangampanya ng mga kandidato sa mga tinaguriang battleground state. Sa isang rally sa Wisconsin, binanata ni Republican nominee Donald Trump ang Democratic Party. Kasalukuyang inuulan ng batiko si US President Joe Biden na mistulang tinawag na basura ang mga taga-suporta ni Trump. Ayon sa dating Pangulo, nakikita na ngayon kung ano ba talaga ang tingin ng mga Democrats sa Republican Party. Kamala and Joe, call all of us and them, even them, garbage. I call you the heart and soul of America. You are the heart and soul. You built our country. You know? You built our country. You built it. Far more than they built it, I can tell you that. You built it. Gaya ni Trump, nasa Wisconsin din si U.S. Vice President Kamala Harris kung saan hinimok niya ang kanyang mga taga-suporta na makilahok sa early voting. Tinawag din niyang unstable si Trump na mas pinipili ang pansariling interes at hindi ang kapakanan ng mga Amerikano. Dikit pa rin ang labanan ni Trump at Harris 6 na araw bago ang eleksyon. We have 6 days left in one of the most consequential elections of our lifetime, and we have work to do. But we like hard work. Hard work! Hard work is good work! Hard work is joyful work! And make no mistake, we will win. An opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. That is who he is, but Madison, that is not who we are. May panawagan naman ang United Nations sa gitna ng mga lumalalang sigalot sa mundo. Sa Biodiversity Summit sa Colombia, binigyan diin ni UN Secretary General Antonio Guterres ang kahalagahan ng kapayapaan para mailigtas ang mundo. Giit niya, malala ang epekto sa kapaligiran ng mga walang humpay na gera at pambobomba. We need to make peace in nature, but we need to make peace among ourselves because wars have some of the most devastating impacts on biodiversity, on climate, and on pollution. The world has come to Cali to make peace with nature. And let me be clear, we are facing an existential crisis. Temperatures are climbing higher and higher. We are losing more and more species forever. Who are poisoning our waters and treating nature as a disposable asset. 6 na buwang suspensyon ni ERC Chairman Nalisa Dimalanta binawi ng Ombudsman. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Techno Hub. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan on both lanes. Balik serbisyo na bilang chairperson at CEO ng Energy Regulatory Commission si Mona Lisa Dimalanta. Ayon sa Ombudsman, hindi na kailangang ituloy pa ang inutos nitong 6-month preventive suspension
dahil wala ng bisa ang mga batayan nito. Sa memorandum na inilabas ng Office of the Ombudsman ay walang ibang paliwanag ukol sa pagtatapos bigla ng suspension. Sinuspindi si De Malanta noong nakaraang buwan dahil sa mga akusasyong inabuso niya ang kanyang kapangyarihan nang pinayagan niya ang Meralco na itaas ang singil sa kuryente. Unang lumabas sa Billionario.com na tinanggihan ng Ombudsman noong October 1 ang apela ni De Malanta para baligtarin ang kanyang preventive suspension. Kaya't makakausap natin ngayon si Pete Ilagan, president ng NASICOR, ang grupong nagsampa ng kaso laban kay De Malanta. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, Corina, at sa lahat ng mga sumusunod sa inyong programa. Nagulat po ba kayo dito po sa pag-lift ng suspension laban po kay Ma'am De Malanta mula sa Office of the Ombudsman? Well, unang-una, Corina, nice natin for the record sabihin na hanggang ngayon hindi pa namin natatanggap yung order na yan. Medyo na nabalitaan lang natin yan sa, mula sa mga trusted friends natin na na-lift na nga raw yung preventive suspension. Effective daw nung order, base dun sa order nung 22 October. And also for the record, Corina, yung denial dun sa motion for reconsideration ni Chair De Malanta na kanyang sinubmit base dun sa order ng Ombudsman last 16 September na kung saan pinagsumiti siya ng kanyang counter affidavit. And apparently, she also filed simultaneously yung kanyang MR. Yun po ay dinesisyonan noong October 1 na dinideny yung kanyang motion for reconsideration at dinideny din yung motion ng NASICOR to cite her for indirect contempt. At yung October 1 na denial ng Ombudsman noong motion for reconsideration ni Chairperson De Malanta at yung motion ng NASICOR to cite her for indirect contempt ay natanggap lang po namin kahapon. Kahapon lamang po namin natanggap yung October 1 order ng Ombudsman denying the MR of Chair De Malanta and NASICOR's motion to cite her for contempt, for indirect contempt. So ngayon po, meron na po ba kayong napag-usapan na inyong hakbang dito po sa reinstatement ni ERC Chairperson De Malanta? Okay, ulit lang, Corina. Meron na po ba kayong napagmitinga na hakbang mula kagabi nung matanggap po ninyo itong denial? Ano po ang gagawin ninyong mga hakbang para sa maisulong yung inyo pong gustong mangyari? Ayan po ay ating iniskan at ipinadala po sa ating mga volunteer lawyers upang mapag-usapan namin ang tamang hakbang ng pagsagot dyan sa motion for denying yung aming motion for to cite her for indirect contempt at saka yung motion denying also yung motion for reconsideration ni Chairperson na De Malanta. Okay. Ngunit dahil po sa lifting ng suspension na yan, eh medyo maiiba ang ating pag-uusapan ngayon at inaantay lang namin ngayon yung copy namin, yung order ng October 22 at October 22, 2024, na hanggang ngayon hindi pa namin natatanggap. Okay. So yan ang aming hintay ngayon para ma-file natin yung appropriate na response dyan sa order lifting the preventive suspension ni ERC Chair De Malanta. So malinaw na hindi malinaw sa inyo. Bakit? Ano po yung basihan? Ano po? Okay. So maraming salamat po sa inyong panahon na si Corp President Pete Ilagan. At makakausap rin natin ngayon, ERC Chairperson Mona Lisa De Malanta. Ma'am Mona Lisa, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng kasama natin ngayong gabi. And back to work na ho ba? Opo, ma'am. This afternoon po, kasi po pinareceive sa akin yung copy ng order ng Office of the Executive Secretary ordering me to resume my duties. So pumasok na po kanina pong hapon. So yung inyong order ay nanggaling kay ES Lucas Bersamin? That's right. Correct okay. Po. Kasi po yung order po ng Ombudsman ay nakadirekta daw po kay sa Office of the Executive Secretary. Maybe that's why ang sinasabi po ni NASICOR kay Corina kanina ay hindi pa sila nakakatanggap ng order or resolution
dito sa pag-lift ng suspension order sa inyo? Wala pa rin po, wala din po akong natanggap na copy nung pong order ng ombudsman. Ang natanggap ko po yung order from the executive secretary kasi po nung pong nasuspend ako, order din po from the executive secretary yung aking nakuha. Ma'am, ayon po doon sa bilyonaryo.com, na-reject daw po yung inyong apela noong October 1 para baligtarin ang inyong suspension. And according to Sir Pete, ay kasama po doon yung inyong counter affidavit na sinumite noong October 1. Tama ho ba ito? Sige po. Clarify ko lang po yung timeline. Nauna po yung aking motion for reconsideration. Pagkababa po kasi nung order of suspension, nag-file po ako I think after 3 days nung natanggap ko yung order of suspension, nag-file po ako ng motion for reconsideration. And then yung counter affidavit naman po ay finile ko 10 days after ko po na-receive yung complaint affidavit na later pa po, maraming araw pa po ang lumipas bago ko po natanggap yung complaint affidavit pagkatapos po na na-suspend po ako eh. So, nauna po talaga yung motion for reconsideration before the counter affidavit. Okay, so MR muna bago ang inyong sagot at isinumite ang inyong counter affidavit. Ma'am, so does this mean tapos na ho yung issue for now? Tapos na po yung issue on the preventive suspension, ma'am. Pero buhay pa po yung kaso kasi po. The preventive suspension, ang tag po dyan, parang interlocutory order. Hindi pa po niya kabuuang na natatapos or nare-resolve yung pong main case na nakafile po. So tuloy pa rin po yung kaso. Pero dahil po sa pag-uutos ng ombudsman through the Office of the Executive Secretary, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. And I'm sure that makes you happy. Totoo po. I think this is the only time that, sabi ko nga po sa mga kakilala ko, this is the only time that I'm happy that my vacation is interrupted. Vacation, quote-unquote po. Opo. Meron pong nagsasabi na meron daw naglobby umano na ilang mga business group para maibalik kayo sa pwesto. What can you say about this? Could you care to comment? Hindi ko po alam po yung basihan, kaya po baka po mahirap pong magkomento. Although hindi naman po natin ma-deny that there were several business groups that issued statements of support pagkatapos for po you nung aking suspension. And what is the siguro order of the day now that you're back? Sorry, ma'am. Ano po ang order of the day ngayong pong nakabalik na po kayo sa ERC? First okay. Kanina order po, of business, kumbaga. Opo. Ang kinuha ko po ay listahan ng mga nangyari pong kaganapan over the last 51 days para po ma-review ko, makita ko kung ano yung mga nagawa ng komisyon. Kasi po marami din naman nagtuloy, especially after OIC Jesse Andres was appointed, nagtuloy po yung business po ng komisyon. So aralin ko po kung ano yung mga nagawa nila para po makita natin kung ano yung mga priority items na natapos na, and then we pick up from there kung ano po yung ating urgent priority item. Did you see any concerns or problems when you were suspended? Na na-implement sa ERC, ma'am, that's what I mean. Wala naman po, but because all I see is what's reported in the media, so baka din po hindi pa po kompleto. So I'd rather review the records of the commission first, and then we'll pick it up from there. ERC Chair Mona Lisa De Malanta, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Sumagsad ang Philippine Stock Exchange Index sa pagsasara ng trading week. Bumagsak sa 7,100 level ang local stock market matapos nitong mabawasan ng 137 points. Ito ang pinakamababang level na naitala sa PSEI simula noong September 16. Sarado ang trading bukas dahil sa All Saints Day holiday. Bahagya namang lumakas ang piso kontra dolyar pero nananatili sa 58 level ang palitan. Kaarawan ngayon ni Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo at isa sa kanyang well-wisher si Pangulong Bongbong Marcos. Sa social media post, inihayag ni Marcos ang kanyang pasasalamat at paghanga sa dedikasyon ni Manalo sa pamumuno at paggabay sa INC. Anya, naway patuloy pang biyayaan si Manalo ng lakas at karunungan
para magamit sa paglilingkod. Pinapanalangin din daw ng pamilya Marcos ang patuloy na paglago ng kanyang gawain at magandang adhikain para sa bayan at sa buong mundo. Umabot na sa 167 bansa ang naabot ng worldwide lingap sa mamamayan outreach ng Iglesia ni Cristo. Kasama rito ang mga lugar na tinamaan ng kalamidad tulad ng South Africa, Taiwan, India at Florida. Nagpapaabot rin sila ng tulong sa mga sinasalanta dito sa ating bansa, siyempre Bagyong Christine at Leon kamakailan. Ayon sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ay wala silang pinipiling lugar kung saan mag-aabot ng tulong at wala silang hinihinging kapalit. Sa abot ng makakaya ng Iglesia, tutulong ang Iglesia, hindi tinatanong ng mga volunteers ng lingap sa mamamayan o Care for Humanity ano ang religious affiliation ng tinutulungan. Hindi na siya issue. Yun na nga, we love our neighbors, we love our fellow human beings, no matter what their affiliation is. We love them as we love ourselves. Tingnan naman natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway mula sa ating reporter na si Zandro Ochona. Sandro, so nakakausad pa ba ang mga sasakyan dyan sa NLEX? Exodus na, hindi ba? Nagsimula na. Oo nga, Corina, hindi na umuusad itong daloy ng trapiko dahil nga mabigat na nga itong daloy ng trapiko papasok ng North Luzon Expressway, partikular dito sa Balintawak Toll Plaza. Ayon sa noon ng NLEX, inaasahan na nila ang nasa 10% na dagdag sa kalimitang mga motoristang dumaraan dito. Tansya ni Robin Ignacio, ang head ng NLEX Traffic Operations, maaring pumalo ng 360,000 ang bilang ng mga motorista na daraan dito ngayong undas. Isa-isahin natin, Corina, ang sitwasyon ng mga live cameras ng NLEX dito sa Balintawak Toll Plaza. Bumper to bumper na nga ang mga sasakyan. Tiyatayang nasa 2 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan. Sa NLEX Harbor Link Interchange, mabagal na rin ang daloy ng trapiko. Yung pila na yan ng mga sasakyan na nakikita nyo sa inyong mga screen ay may habang 3.3 kilometers dahil sa pagdagsa ng mga sasakyan. Sa Mindanao Toll Plaza, mabilis ang pasok ng mga sasakyan papuntang norte. Yung pabalik naman ng Maynila ay mabilis rin. Ang bahagi naman ng Maykawayan, katamtaman hanggang sa mabagal ang daloy ng trapiko. Sa Bukawi Toll Plaza, ito yung pabalik ng Metro Manila, ay maluwag pa sa mga oras na ito. At dyan naman sa may bahagi ng San Fernando Interchange, banayad pa ang biyahe. Nag-abiso na rin ang NLEX hinggil sa isasagawang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo bukas November 1 sa Philippine Sports Stadium mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Paalala naman ang pamunuan ng NLEX na kung maaari ay planuhin ang pag-uwi para hindi magkasabay-sabay dito sa NLEX. After ng mga toll plazas po natin, ano, kasi nagsasama-sama po yung tatlong flows nang galing dito sa Balintawak Entry, Mindanao at saka yung sa Caruatan. Sigurado po yun, bababa po yung ating speed dito sa may Smart Connect, after Smart Connect, Valenzuela area, hanggang may Kawayan, yung madalas natin mamonitor na bumababa po yung speed natin ng mga 20 to 30 kph. Ngayon, Corina, tuloy naman ang pagkakabit ng RFIDs para mapabilis ang pagdaan ng mga sasakyan sa Toll Plaza. Habang simula pa kahapon ay inihil na ang roadworks sa kabuuan ng NLEX. Corina? So Sandro, yung bagsak ng ulan, kumusta naman? Nakakadulot pa rin ba ito ng dagdag pang pahirap sa pag-usad ng mga sasakyan? Naku, Corina, naging makulimlim ang panahon dito buong araw at kung minsan nga ay may mga pag-ulan. Pero ayon naman sa pamunuan ng NLEX, wala namang naitatalang pagbaha sa kabuuan ng NLEX ngayong araw. Corina. Okay, sana hindi na rin. Ano? Maraming salamat sa iyo, Sandro Ochona. At mula sa NLEX, silipin naman natin ang sitwasyon sa South Luzon Expressway. Nakabantay sa SLEX Command Center si Francis Polve. Francis, kamusta na ang lagay ng traffic?
Alam mo, Pinky, sa kabuuan ay maayos pa ang daloy ng mga sasakyan sa malaking bahagi ng Skyway at SLEX. Pero nagkakaroon ng pagbagal at build-up sa ilang tulay diyan sa may bahagi ng San Pedro, Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna. Samantala, Pinky, lumikot din tayo sa ilang sementeryo at meron na rin tayong nakita na mga maagang dumalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para nga iwas sa paglagsa bukas. Umaga pa lang ngayong bisperas ng undas, nakapwesto na ang PNP, BFP at Emergency Response Unit sa entrada ng Heritage Park sa Taguig. May mangilan-ngilan ang dumalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay para hindi na sumabay sa siksikan bukas. Ilan sa mga personalidad na nakahimlay sa Heritage Park ay ang namayapang bilyonaryo na si Henry C. Sr., dating Chief Justice Renato Corona, Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr., dating Congressman Roylo Goles at ilang celebrities tulad ni King of Comedy Dol P. At ang tanyag na film producer at talent manager na si Mother Lily Monteverde. Bukas ang Heritage Park mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi hanggang sa November 2. Nagpapatupad na rin ng one-way sa sementeryo para hindi magsiksikan ang mga sasakyan. Sa kalapit na libingan ng mga bayani, handa na ang musuleo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa inaasahang pagbisita ng pamilya ng Pangulo. Nandito rin ang puntod ng iba pang naging presidente ng bansa katulad ni na Fidel Valdez Ramos, Carlos P. Garcia at Elpidio Quirino. Ngayong gabi, pangungunahan ng Philippine Army ang pagsisindi ng kandila sa puntod ng mga yumaong bayani bilang paggunita at pagkilala sa mga ambag nila sa bansa. Pero hindi ito hihintayin nila Maria Teresa. Maaga na siyang nag-alay ng bulaklak sa yumaong tatay para sa undas dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Talagang maaga kami because of the traffic. Oo. Kasi if I'll be going here tomorrow, well, mahirap na at especially the panahon ngayon there's typhoon, no? So we see to it that we have to be early here. Mayroong 53,835 na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Dahil half day na ang pasok sa gobyerno, marami na rin ang maagang nagpunta sa Loyola Memorial Garden sa Sukat, Paranaque. Pero tansya ng pamunuan ng sementeryo, lolobo pa ang dami nito bukas at sa Sabado. Sa katabing Manila Memorial Park, tinatayang aabot sa mahigit 1,000,000 ang bibisita rito. Ngayon pa lang, buhay na ang negosyo at marami ng tao at sasakyan sa buong sementeryo. One-way traffic scheme na din ang pinapatupad dito. At tuloy ang pagronda ng mga police at security guards para mapanatili ang kaayusan. Ilan naman sa mga kilalang personalidad na nakalibing dito ay sina dating Pangulong Cory Aquino, asawa niyang si dating Senador Ninoy, dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Senador Leticia Ramos Sahani, dating Pasay City Mayor Pablo Cuneta, ganon din ang mga artistang sina Rico Yan, AJ Perez, Helen Bella, Paquito Diaz, ang fashion designer na si Pitoy Moreno at ang nature advocate na si Gina Lopez. Samantala, kasabay ng paglabas sa mga opisina ngayong hapon, tila marami na rin ang tumuloy sa biyahe. Ayon sa SLEX, bandang alauna ng hapon, nagsimula na ang pagbagal ng mga sasakyan sa may San Isidro at San Pedro Bridge. Ang buntot nito ay umabot hanggang 600 meters. Pero pagsapit ng alas 3, na doble pa ito. Umabot na ang buntot sa may San Pedro Bridge hanggang 2.5 kilometers. 600 meters ang traffic sa Malitnit Bridge sa bahagi ng Santa Rosa. 1.4 kilometers sa San Isidro Bridge at kalahating kilometro ang buntot sa San Cristobal Bridge sa Cabuyao. Ito po yung mga bridge natin na kaya nagkakaroon ng bottleneck dito. Ito po yung ongoing widening. Mm-hmm. Kasi na-widen na po yung mga yung carriageway natin from iba po parang 4 lanes to 3 lanes, iba 5 lanes to 4 lanes. Yes, sir. Yun lang po. Samantala, Pinky, katulad nga ng inaasahan ay mas bumigat pa nga itong volume ng mga sasakyan na dumabagtas ngayon dito sa kahabaan ng South Luzon Expressway. At katulad na nakikita nyo dito sa aking bandang likuran, yan yung San Pedro Bridge, ano, Pinky? So nagkakaroon ng bagyang pagbagal dahil naiimbudo yung mga sasakyan na dumadaan dyan sa ngayon. Pinky? Francis, ano daw yung dahilan doon sa pagbagal sa mga area na nabanggit? Yun ba yung widening?
Tama, Pinky. No? Dahil sa hanggang ngayon ay patuloy pa rin yung ginagawa doon sa, o itong mga roadworks doon sa bridge na ito na nabanggit natin kanina. Kaya naman mula sa anim na linya, Pinky, ay nagiging embudo. Nagkakaroon lamang ng tatlong linya na passable sa mga sasakyan sa bahaging ito. Kaya naman bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Pero pagkalagpas naman sa mga tulay na ito ay dire-diretso na ulit ang daloy ng trapiko. Pinky? Kamusta ang toll collection? Lahat ba ng RFID system gumagana? Alam mo, Pinky, tinanong din natin yan kanina sa pamunuan ng SLEX at sinabi nila sa atin na nagiging epektibo naman itong pagtanggal ng mga toll plaza dito sa kahabaan ng SLEX. Ang nangyayari kasi ngayon, Pinky, ay yung mga toll collection ay pagpasok na doon sa exit na pupuntahan ng ating mga motorista. At sa, as of kanina, no, as of 6 o'clock kanina, wala namang naiulat sa kanila na pumapalya ng mga toll collection at gumagana ang lahat ng kanilang RFID system hanggang sa ngayon. Pinky. Ah, ganun pala yon, Francis, kasi kahit ako nalilito dun sa pass-through o kaya dun ka na magbabayad. Maraming salamat, Francis Folbe. Nag-uulat ang live mula sa SLEX Command Center. Libo-libong bata nag-trick-or-treat sa White House. First Lady Jill Biden nag-costume din. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong bisperas ng Undas sa EDSA Guadalupe Bridge northbound. Green and go ang takbo ng mga sasakyan. Dagsa na rin ang mga bumibisita sa Manila North Cemetery bago ang Undas. Tingnan natin ang sitwasyon doon sa agenda report ni Pierre Pastor. As of 5:45 p.m., ang crowd estimate sa loob ng Manila North Cemetery ay 77,000 plus. Ayon sa mga otoridad, mas kaunti pa rin ito kumpara sa karaniwang dami ng tao na dumadating tuwing bisperas ng All Saints Day. Sa assessment ng Special Task Unit kaninang umaga, generally peaceful ang sitwasyon dito. Yung dumadalo po sa North Cemetery natin from all walks of life po yan, may mayaman, may mahirap. So hindi natin malalaman, pag malaki yung crowd, mas mainit, may madaling ma-agitate yung tao. Maraming factors po tayong kinoconsider kaya we are doing tight security measures for that. Lagi namang mahigpit ang seguridad na ipinatutupad dito tuwing Undas. Estrikto sa pag-inspeksyon ng mga gamit ng mga tao para masigurong walang maipapasok na mga bagay na maaring ikapahamak, gaya ng combustible materials na maaaring pagmula ng apoy. May iilan lang na nakumpiskang alkohol, pabango, cologne at lighter. Bawal din ang mga alagang hayop at maliliit na bata sa loob ng sementeryo. Bandang alas 2 ng hapon, dumaan si NCRPO Acting Director Major General Sidney Ernia para personal na ma-assess ang sitwasyon. Ayon kay Ernia, may higit 20,000 utilized personnel para mapangalagaan ang seguridad ng mga tao sa pagunita ng Todos Los Santos ngayong araw. 12,000 dito ay kapulisan at ang iba ay mga force multiplier gaya ng mga tauhan ng MMDA. May monitoring tayo. Online monitorings doon sa regional monitoring center natin, nakikita natin yung deployment ng ating mga kapulisan. So ako ngayon bumababa, I just would like to see kung talagang nagmamatch yung ating nakikita sa ground doon sa ating online monitoring center. So far, maganda naman, nagmamatch naman siya. Pag sinabi natin mayroong 50 na tao doon, pupuntahan natin mayroong 50 na tao. So nakikita natin sila online. Paalala lang din ni Major General Ernia sa publiko na siguraduhin na nakakandado ng maayos ang mga bahay bago umalis papuntang sementeryo para hindi masalisihan ng mga masasamang loob. Para sa Agenda, Pierre Pastor, BNC. Nagpatalbuga ng mga artista at iba pang sikat na personalidad sa isang Halloween party sa Makati City. Ang highlights ng Shake, Rattle and Ball sa Agenda Report ni Ferdy Salvador. Creativity and artistry at its best. Nang dumalo ang iba't ibang personalidad sa Shake, Rattle and Ball Halloween party kagabi. Siyempre po, pag Halloween, madaming party sa Metro Manila. At hindi po papalampasin ni Tim Yap ang Shake, Rattle and Ball niya po na ginagawa niya taon-taon.
Ngayong gabi, we're going to be inviting, interviewing, and talking to celebrities, TV personalities, socialites, and of course, mahilig po sa Halloween. Creativity and artistry at its best nang dumalo ang iba't ibang personalidad sa Shake, Rattle, and Ball Halloween Party kagabi. Confident na rumapa ang Halloween fans, suot ang kanya-kanilang costumes na nagbigay daan para sa kanilang self-expression. Tim, what a great evening! Ferdy, thank you so much for being here. I'm looking around and I'm seeing people in full costumes. They really went all out. This is what Halloween is about. And punong-puno! Yes, alam mo kasi talaga ang mga Pilipino, talagang they like to celebrate the Halloween. They like to express themselves in different ways. And the prizes you gave tonight, iba. Wow. It's celebrating the Philippines, the Filipino creative, all of them from different fields, fashion, media, lifestyle, design, they're all here together. Ilan sa mga dumalo ay ang mga ambassador ng United Kingdom at United States na nag-break muna sa kanilang mga trabaho. Well, tonight I'm Cleopatra and I am so delighted to go out and have a little bit of fun tonight. Absolutely. And not be an ambassador and just let my hair down with incredibly fun, creative, sassy, and talented Filipino friends. No people more fun-loving than Filipinos. Oh, so we're just bringing a little American Halloween spirit to what is the party, fun, family-focused capital of the universe. So that's it's great correct. To be here. Well-attended din ang mga millennial at Gen Z ang Halloween party. Lots of fun. Reunion with friends in costume. Because, you know, everybody has a dress up. Yes. Just having a good time with friends. I'm really just looking forward to seeing everyone's creativity come to life. It's really an excuse to let our creativity flow and we can be whoever we want to be for the night. I'm just having a good time, hanging out with our friends, seeing all the outfits. We love that people really dress up for Tim's. Yes. And like the Filipino creativity is just wild. At patunay nga niyan ang Shake, Rattle, and Ball. Para sa Agenda, Ferdy Salvador, BNC. Ferdy, bagay na bagay sa'yo. Pakilala mo sa amin ni Pinky ang makeup artist mo, ha? Sa US naman, muling binuksan ang White House para sa mga cute na trick-or-treaters. Libo-libong mga batang suot ang kanilang Halloween costumes ang sinalubong ng first couple. Si US President Joe Biden namigay ng mga candy at chocolate, pero ang scene stealer, si First Lady Jill Biden, na nag-costume pa bilang isang panda. Ang theme ng Halloween event sa White House ngayong taon ay Hallow Read, at namigay rin ang First Lady ng mga libro sa mga nag-trick or treat. At bago tayo magtapos, todo kilig pa rin ang Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo. Halos isang buwan matapos ang kanyang pagbisita dito sa Pilipinas. Sa isang panayam kay Jimmy Fallon, sinabi ni Olivia na talaga namang naging espesyal ang kanyang concert sa bansa. Dagdag pa niya, pinahanga siya ng kanyang Pinoy fans pagdating sa kantahan. I got to go to the Philippines recently, which is really cool. I'm Filipino and I'd never been. Oh my God, I'd love to go to the Philippines. Yeah, it was so special and everyone was so great. Such good singers. Like, there's a rumor that they're really good at karaoke. And yes. Everyone in the arena, they were like singing in harmony. It was like insane. Really? Like, singing my lyrics back to me. Perfectly on pitch, perfectly on key. It was awesome. Bumisita si Olivia sa Pilipinas itong buwan sa unang pagkakataon para sa sold-out show ng kanyang Guts World Tour. So now we know who Olivia Rodrigo is. We have to. She's Filipina. Congratulations to our lahi. Oh, ayan. Ang galing ng mga nakakukostume, no? Ang galing. Nakakaaliw. Oo, nakakaaliw. Sabi ko sa'yo, dapat subukan na natin eh. Tomorrow, okay? Tomorrow. Will you be here? Probably not. Sasamahan ko yung aking mga anak sa kanilang pagti-trick or treat. Ayan ang costume mo. Well, Pepe and Pilar are Luke Skywalker and Princess Leia today. Oh, okay. Bukas hindi ko na alam. Tatlo o apat ang kanilang pagpipilian. Galing naman. Mm-hmm. Mm-hmm. And you're going to be interviewing the PNP chief. Yes. Dahil napaka-importante ng ginagawa ng mga pulis ngayon. So abangan ninyo ang On Point. On Point with General Marbil later at 7:30. Watch out for that. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.